Magandang umaga po, bayan ng Tagaytay. Po ngayon ay lubusan ay pagpatuloy sa ating programa, and Source of Strength, na kung saan ito po ay malaya nating panoorin, malaya nating paggugutad patungkol po sa ating tamang pamumuhay. Sa umaga po ito, ang ating tatalakayin ay patungkol sa pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Importante po mga giliw naming taga-subaybay na maintindihan natin yung patungkol sa pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Upang sa gayon, meron po tayong katiyakan. Katiyakan na alam natin na mayroong Diyos na nakikinig at mayroong Diyos na magkakaloob anuman ang ating pangangailangan. So, sa ating pong pagpapatuloy, simulan po natin sa isang maiksing panalangin. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. O dakilang Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo, Amang Banal. Inihingi namin ang gabay mo, ang patnubay mo sa pag-aaral na ito. Nawa kasumpungan ng pagpapala ng bawat makakapanood ng programang ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating pong babasahin ay hango po sa aklat ni Isaiah in chapter 26 beginning in verse 3 and 4. Ganito po ang pagkakasabi ni Propeta Isaiah. You, Lord, give true peace to those who depend on you because they trust you. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. In verse 4, so trust the Lord always because He is our rock forever. Magtiwala kayo kay Yahweh, magpakailanman sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. So, napakaganda po ng mga salita na ito na ating binabasa ngayon. At alam niyo po, maging si Hari David ay meron din pong naisulat. In Psalms 116 verse 5-9, ganito ang sabi niya, the Lord is kind and does what is right, our God is merciful. The Lord watches over the foolish. When I was helpless, He saved me. I said to myself, relax, because the Lord takes care of you. Lord, you saved me from death. You stopped my eyes from crying. You kept me from being defeated. So I walk with the Lord in the land of the living. Alam niyo po, maging si Haring David man, take note, hari na po ito, ay nakaranas din ng iba-ibang klaseng takot sa kanyang buhay. Kung paano tayo ay may iba-ibang klaseng o uring ng takot na kinakaharap. So, maging si Haring David, bagay po dito sa ating binasa, ay nagkaroon din naman ganong karanasan. Sa panahon po kasi ngayon, napakaraming takot ang bumabalot sa atin. We fear about poverty, sickness, loneliness, death. We fear the danger of COVID-19 at sumama pa itong mga bagyong pumapasok sa ating bansa. So, ito ay matututunan natin kung paano natin ito mapaglalabanan sa buhay po ni Haring David. So, sabi ko nga kanina, even King David, na-experience niya yung manganib siya, maharap siya sa kamatayan, pagkagapi, o pagluha. Imagine niyo, hari po, lumuluha din. So, ito po yung kailangan natin. Kailangan po natin na matutong manampalataya o magtiwala sa Diyos. Si Haring David, natutunan niya na ang tanging paraan lamang para ma-release from fear ay yung pagtiwala niya sa Diyos. To trust the Lord. So sa oras na mayroon siyang takot na nararanasan, ano sabi niya Haring David? I will trust Him thee. Doon sa binasa natin kanina, ano sabi niya? I said to myself, relax. Kaya pag may takot, kinukuman niya yung sarili niya na, cool ka lang, relax ka lang. Bakit po niya nasabi ito?
kasi naranasan niya ang magtiwala sa Panginoon at naranasan niya na gumalaw ang Panginoon sa kanyang buhay. So, alam niyo, imbis na tunan natin ang pansin ng mga takot, bakit hindi lang kayang gawin natin sa Diyos natin ito ibalik? Faith replaces fear. Kapag may pananampalataya tayo, anuman takot ay mapapawi. Si Haring David, he put his trust in the Lord. At ito ay nagpapakita ng isang aksyon o pagkilos na lubusan nagtitiwala sa Panginoon. In Psalms 56 verse 11, ganito ang sabi niya, "In God have I put my trust. I will not be afraid. What man can do unto me?" Kung ilalapat natin sa panahon ngayon, i-address natin kay COVID-19, what COVID can do unto you. Even si Ulysses, yung bagyo na yan. Nothing. Wala siya magagawa. So, dahil dito, magkakaroon tayo ng tunay na kalayaan. Freedom from fear. Ito po ay resulta na magkakaroon tayo ng confidence. At dahil doon, matututo tayo na magtiwala na lamang sa Panginoon. Maraming masasabi mo, wala kang kakayanan. Wala kang kakayanan na talunin yung mga kinakatakutan mo. Maraming sabihin mo yan. But in God, not. Kung wala tayong magagawa, may magagawa po ang Diyos sa atin. Pag tayo nagtiwala sa Diyos, wala tayong dapat pang ipag-alala. Ang pananampalataya ay higit na ating pakikinabangan. In Hebrews 11 verse 6, ganito po ang sinasabi, "But without faith, it is impossible to please Him." Kaya nga po, para magkaroon tayo ng katiyakan talaga ng Panginoon ay dumirinig at tumutugon sa ating mga pangangailangan, gawa ng mga takot, kailangan po natin talaga ang pananampalataya. Naalala ko po, mayroong isang kwento patungkol sa isang mag-ama. Isang araw itong anak niya ay nahiligang pumanik sa puno. Ngunit ang tinutungtungan ng bata, dahil sa bigat niya, naging magapok yung sanga. At ito'y nag-crack. At dahil dito, posibleng ang bata ay mahulog. Dumating ang kanyang tatay at nakita ang kanyang kalagayan. At ang sabi ng tatay niya, "Anak, narito ako. Bumitiw ka. Bumitiw ka at sasaluhin kita." Alam niyo po ang reaksyon ng bata. Sabi niya, "Ama, sige po, bibitiw po ako. Magtitiwala po ako sa inyo na ako'y iyong sasaluhin." So, isipin po natin ngayon sa oras na ito, ano-ano ang mga takot na dapat natin bitawan. Bitawan natin at sa Diyos na laman tayo magtiwala. Mga minamahal, ito pong pagkakataon na ito. Bakit po hindi natin subukan? Bitawan natin ang lahat ng iyan at sa Diyos tayo magtiwala. Amen. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po. Tinuturuan mo kami magtiwala sa iyo. Salamat po. Tanging ikaw lang ang Diyos na may kakayanan pumawi ng lahat ng uri ng takot na aming kinakaharap.
Salamat, Panginoon. Ang pananampalataya ang katugunan mo upang palitan ang anumang takot na bumabalik sa amin. Salamat, Panginoon, ikaw ang aming kalungan. Salamat, Panginoon, ikaw ang aming bato ng kaligtasan. Salamat. Mahal na mahal mo kami. Pinupuri ka namin, Panginoon. Aman Diyos, basbasan at pagpalain mo ang mga makakapanood nito na huwag maging pagpapala sa kanila at sa kanilang buong pamilya. Patuloy din namin tinataas sa iyo ang mabanal, ang aming bayan, ang bayan ng Tagig. Patuloy mo po lubusan, bigyan ng sapat na karunungan, sapat na kalakasan, magagamit ang aming punong lungsod, si Mayor Lino Cayetano. Kasama ng kanyang buong pamilya, Panginoon, na nagmamalasakit sa bayan ito. Katuwang ang aming Vice Mayor, Ading Cruz, kasama ang aming mga konsihal mula sa unay kalawang distrito, gayon din ang aming mga kapitan sa bawat barangay. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa aming kongresista, Congressman Alan Peter Cayetano, Congresswoman Lani Cayetano, kaisa din, Panginoon, ang aming Senadora Pia Cayetano. Maraming salamat sa pamilyang ito. Natunay nga, Panginoon, ginagamit mo sa amin. Naging daluyan sila ng pagpapala at pagpalain mo rin po sila. Maraming salamat, Amang Banal. Ito po ang aming isang magdalangin sa ngalan ni Kristong Yesus. Amen. Amen.